Dolly, itinampok ang kanilang mga programa at tumugon sa mga katanungan ukol sa trabaho sa kapihan noong Martes, September 17. Sa kapihan ng Dolly na naganap noong Martes, September 17, prinisenta ni Mr. Emerito A. Narag ang mga datos ng kanilang nakaraang mga programa. Makikita na sa dalawang nasagawang job fair ng Dolly ng taong 2023, mababa ang bilang ng makalahok. Sa Labor Day job fair na naganap sa SM City Baguio at sa Baguio Convention Center noong May 1, 2023, sa mahigit 5,000 job vacancies, mahigit 800 lang ang nagrehistro, 48 naman ang natanggabagad sa trabaho. Sa naganap na kalayaan job fair sa Porta Vaga at SM Baguio noong June 12, 2023, may mahigit 1,500 na job vacancies. Ngunit, mahigit 700 lamang ang nagrehistro, 42 ang natanggap agad sa trabaho. Sa taong ito, 2024, naglunsad ng Labor Day Job Fair ang Dolly kung saan nakilahok din ang mga kababayan nating overseas. At sa mahigit na 10,800 na job vacancies, mahigit 1,200 lang ang mga nagrehistro. 101 ang natanggap agad sa trabaho. At sa kalayaan job fair, mahigit 1,500 ang job vacancies. Ngunit mahigit 300 lang ang nagparehistro. Ito ay di hamak na mas kaunti kumpara sa nakaraang taon. Parang mas nagde-decrease yung, ano, yung registrants natin. As you have seen doon sa 2023 at present. So, ang isang nakita nila is because of that. Yung sa advanced yung digitalization na work from home. Ganun. So, mga bata ngayon is they prefer, isang click mo lang nakakita na sila ng ano, trabaho. So, sa bahay lang sila. Nagbigay din ng summary report ang Dolly ukol sa nagastos nila sa kanilang mga beneficiary. Para sa SPES o sa Special Program for Employment sa taong 2023, umabot sa mahigit 23 na milyon sumatotal ang nagastos para sa humigit kumulang na 4,500 beneficiaryo. Pero sa taong ito, nagkakahalaga lang ng mahigit 15 milyon ang nagastos ng Dolly na may 3,200 beneficiaryo. Para naman sa GIP o sa Government Internship Program sa taong 2023, umabot sa mahigit 45 na milyon sumatotal ang nagastos para sa humigit kumulang na 1,500 beneficiaryo. Pero sa taong ito, nagkakahalaga lang ng mahigit 26 na milyon ang nagastos ng Dolly na may mahigit 1,700 na beneficiaryo. Ito ay di umano resulta ng pagbabawas ng pondo ng Dolly. Ito naman ang pahayag ni Emerito Narag ukol sa isyu na ito. Actually, sa regional office, nagtatanong din sa central okay, kung bakit bumaba. One reason that, they told us is it's the Department of Budget and Management, okay? So ang tanong namin to sa central is, so what happened to our targets, okay? So ang ginawa ng central office, we have to restrict the budget, So we have to pay on that, you know? So ang ginawa namin, kaya sabi ko in the first place, actually the government, private establishments and the local government units ang pinapansan dito. But since hindi na kasa yung pera, so we concentrated on the local government units. So hindi namin makater yung private sector. Yun yung isang reason namin na sana ibalik yung pondo kasi we have to cater to the private sector na nangangailangan din. Ito si Janine Laureta at Michael Dad para sa Herald Express Balita.